How can you heal the world and make it a better place? I believe. And then JT Melar, sabi niya, mahal mo or mahal ka? Bakit? Ang hirap naman ang tanong. Okay, kasi right now I'm already 29 years old and napansin ko, if you're going to be in a relationship, hindi na ito yung gagamitin mo. Hindi na puso yung gagamitin mo. Utak na. So, kasi magdi-decide ka eh. Magdi-decide ka kung magiging kayo ba ng tao or hindi. So, I would say, ang pipiliin ko is yung mahal ako. So, I'd rather wait for that someone na mahal ako. Kasi, ako kaya kong kontrolin yung feelings ko eh. Na, kaya kong piliin kung sino yung mamahalin ko. Ganun. So, I'd rather have somebody who will love me unconditionally despite of my baggage, despite of the bad things about me. Ayun. So, ganun. Pero always remember that a relationship is a two-way street. Hindi pwedeng kuha ka lang ng kuha, hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Dapat nagbibigay ka din. And do not expect anything. Kapag may ginawa ka, don't expect anything in return. You love because you're capable of loving, not because you want to be loved. To answer the question, yung mahal ako. Kasi medyo gusto ko rin yung sinaspoil ako. Ito, question ni Aljon Emmanuel. I want to know what's the weirdest thing you've done ever in your life. Ano ba? Weird? Iisip ako right now na hindi masyadong personal na weird din. Ano nga ba? Siguro may dinate ako na ex ng kakilala ko. Ayun. Yeah. Yeah. Ang hirap sagutin ng tanong. Ewan ko kung satisfied kayo dyan sa sagot ko. Pero, yun. Okay, so if there's one thing weird about me is, nagkocontrol ako ng rice, pero weakness ko ang sweets. Ayun na lang. Like, mahilig talaga ako sa sweets. Pag kumakain ako ng matamis, nagsusunod-sunod sa akin. Ayun, so, tapos parang yung justification ko is, hindi ako kumain ng kanin, so pwede akong kumain ng sweets. Alam mo yun, parang meron akong allowance for more carbs. Ganyan. Yun. Sana happy ka, Alzon. Alright, so sabi ni Renji Pantela Tagat, bakit lahat ng gwapo gusto ng gwapo? Hindi natin alam. Okay, so ganito yan. Ewan ko ha, sa akin lang. Sa akin lang naman. Kasi, mga katulad namin na nasa middle gender, magbading kasi nga maarte, so maayos sa katawan. So, gagawin ng lahat niyan para umayos sila tingnan. So, pag magkakagusto sila, gusto nila yung maayos din tingnan. Now, if you're asking about bakit konti lang yung gwapo na hindi bading, ay hindi ko po alam. Hindi ko alam kasi diverse na yung ano natin eh. Diverse na kasi yung world natin right now. So, kahit ano tinatanggap na. Well, marami namang gwapong straight, I would say. Madami. May mga kakilala ako. Marami akong kakilala na gwapo na straight. And I'm thankful for their friendship. Kasi, you know what? Ito yung gusto ko kapag nagkakaroon ako ng friend na straight na lalaki. Hindi sila judgmental. Hindi sila intimidating. Hindi sila katulad ng mga ibang bading. Kasi ako, most of the time, I get judge kaagad. Kasi medyo intimidating ako tingnan. Kasi with the way I grew up. Kasi medyo comfortable kasi po yung buhay namin. Hindi naman sa nagmamalaki ako, no? Medyo komportable po kasi yung buhay ko. So, medyo kakaiba po yung kaartehan ko. May pagka-high maintenance. Medyo con yung magsalita. Ganyan. So, pag nagkakaroon ako ng mga kaibigan na or pag may mga nakikilala akong bading din, hindi nila ako nagugustuhan kasi nga parang siguro tingin nila sa akin mayabang, maarte, ganyan.
Pero mabait naman ako. Pag nakilala, mabait ako lalo na sa mga naging kaibigan ko. I'm really trying my best to be humble all the time. Ayun. Pero kapag kapag straight na lalaki, hindi ko kailangan mag-defend ang sarili ko. Hindi ko kailangan magpakilala ng totoong kulay or whatsoever. Or hindi ko makilangan makipag-plastikan kapag straight na lalaki. Hindi sila nag-judge. So, ayun. Wala nga ata akong friend na bading. Konti lang yung friend ko na bading. Sino ba? Si Jason Valencia lang. Tapos, marami ng puro straight. Sad, no? Saka puro girls. Mga tomboy din. Sad, no? Wala ako masyadong friends na gay. So, feeling ko kapag bading din jojowain ko or jojowain ako ganyan. Sabi ni Ara Guevara i Rosquites. Rosquites? Si Ara to, TL to sa VXI. Naging TL, or hindi ko siya naging TL, pero nakilala ko siya sa VXI. Kasi TL ata siya doon, or operations manager, I'm not sure. So ito yung question niya sa akin. How can you heal the world and make it a better place? I believe! Nakakahirap naman punong questions. Panag ko yung yung Evans Almighty, and then sabi niya doon, gusto niya ng change. Na nagpakita si God ng signs sa kanya, tapos ang sabi ni God is, the change you want starts within you. So yun, tapos sabi pa dun sa movie, kailangan mo daw gumawa ng ARC, Act of Random Kindness. So maganda po yung movie na yun, panoorin niyo po. Yung sa akin, to answer really the question, hindi mo kayang i-heal yung world. It's a very ambitious goal or mission. But you can help by doing something that you can to make a change. Like, eto hindi naman sa nagmamayabang ako ha. Or kanina sa gym, may narinig ako nang hingi siya ng donation kasi may charity work ata sila for the Taal. So, narinig ko lang and then ako na yung nag-offer. Sabi ko, sige, mag-donate ako. Ayun. Well, hindi ko kasi kaya pumunta ng Taal kasi hindi ko kaya. Pero, at least alam ko sa sarili ko na meron ako nagawa. So, ganun lang. Mga maliliit na bagay to help others. To be selfless. Yan. So, siguro if you do that, a little, you're making the world a better place. So, ito, question siya ni Ate Chuchay, ni Chel Godinez, as this is a very dear friend of mine. If you have the chance to change something in your past, what would it be? So, I believe ulit.